Sa pagkakataong ito, makakapanayan po natin si Legazpi City Mayor Noel Rosal, ang Regional Anti-COVID-19 Ambassador for Bicol Region. Good morning po sa inyo, Mayor Rosal. Good morning po. Good morning sa lahat ng mga viewers. Opo. Kumusta po yung rollout ng bakuna dyan po sa inyong rehiyon? So far, dumating na po sa bawat probinsya. I'm in Albay. And today, mag-schedule na po ang DOH Region 5 ng first batches ng na iwabakin natin. Mm-hmm. So ilang ospital po ba? Opo, ilan ospital po ang target na mabigyan ng allocation ng bakuna? Initial po dito sa Legazpi, bali dalawang hospital. Mm-hmm. Pero una muna, doon muna sa Bicol Regional Teaching Hospital, doon muna mag-concentrate kasi konti pa lang naman ang ating marireceive na vaccine kasi inati-hati din yan ng mga mm-hmm. iba't ibang sa entire Bicol. Mm-hmm. Ilan po ba yung allocation for Legazpi alone? For Albay. For Albay. Ang Albay po, ang initial na data is 800 plus. Mm-hmm. Hindi sinabi yung sakto. Okay. Mag-i-depend yan later on kung may mga circumstances, madadagdagan po yan. Mm-hmm. So ito po yung Sinovac vaccine. Sinovac, yeah. Mm-hmm. Ayun. Eh, Mayor, kumusta naman po ba yung mga kaso ng COVID sa inyong lalawigan? Dahil sa dito po sa Metro Manila, may mga apprehensions tungkol dun sa bagong variant, yung South African at saka yung UK variant. Yun nga po, may mga tala ang Department of Health na medyo tumataas din yung mga kaso. Sa inyo po ba nakarating na? So far, dito sa amin sa Bicol, maganda ang control namin. Isa kami sa pinakamababa na cases mm-hmm. sa buong bansa. Lalo na dito sa Albay. And of course, Legazpi being the center of the Albay province. Mm-hmm. Meron din mga ilan-ilan. Like last January, we had an average of 1.43 cases per day. 1.43 lang. Mm-hmm. Ano pong strategy niyo, Mayor? Paano naging ganun ka-effective po yung inyong pagbaka dito sa virus? Actually, last April, we started our programs. Number one, we have one of the biggest isolation facility in the country, yung Ibalong Centrum. Number two, nag-hire kami ng dalawang hotel for our asymptomatic na mga positive, no? Para hindi mapuno ang mga hospital. And number three, bumili kami ng sarili naming testing machine. Dalawang testing machine, saka isang automated extraction machine. Nakatulong po ito because we had an average of 600 tests a day. Mm-hmm. Ayun, Mayor, kasi may mga ibang lugar po na medyo nag-relax na, no? At sa pagdating po ng bakuna, inire-recommenda na din po at mukhang ikinukonsidera na ni Pangulong Duterte na i-relax na din ang mga quarantine protocol sa buong bansa. So, sa inyo po bang palagay ay pwede na? Kasi kapag ganun po, yung pagbisita lalo na sa inyo ang isa sa industriyang malakas ay yung turismo. So pwede na po bang tumanggap ng mga turista? Yes, actually nagpalabas na po ang local task force ng Legazpi City ng bagong advisory based na doon sa IATF Resolution number 101 na wala na pong PCR test, wala mm-hmm. na rin travel, wala na rin health clearance. Hindi na pwede quarantine ang mga arriving individuals or inbound travelers. Mm-hmm. But ang pinalakas natin, like in Legazpi, ako ma-advise ko lang, sa ngayon kasi we have also really to see our economy. Pero sa ngayon po, ang mahalaga dito yung tinatawag natin profiling. Dito po sa Legazpi, ma'am, seroplano ka man o private cars, diretso ka lahat kayo doon sa Ibalong Sentro for profiling. Mm-hmm. Meaning, may symptoms ka, sipon, ubo, o lagnat, then you have to register para later on, it can help para sa contact tracing natin.
Gaano po ba ang naging epekto ng pandemya sa ekonomiya ng Legazpi? Well, as everyone knows, talagang apektado tayo yung last year, no? Almost 80% of the time or of the months of the days last year, sarado po ang mga establishment natin. Ang bukas talaga yung mga essential lang. So, ang malaking tama talaga doon sa mga employees natin at yung ating mga small and medium entrepreneurs, yun talaga ang tinamaan. Now, nagre-recover na po ang Legazpi. Almost 95% bukas na kami. Parlor, sinihan, barbershop, mga bars, but with minimum health standard. So, kailangan mahigpit pa din po ano, na masunod. Mahigpit. Hanggang ngayon po, nami-maintain namin yung 1. Something case per day lang. Mayor, kung hindi kami nagkakamali, naglaan po kayo ng pondo ano para sa pagbili ng vaccine. Opo. Yes po, ako na. Yes. This is the call, President, that was about last month, na tumulong na ang mga League of Cities of the Philippines, lalo na yung may mga kakayanan, which we all agree. Nagpatawag po ang aming Pangulo ng League of Cities, si Mayor Bing ng Bacolod City, at almost lahat ng mga LGUs, mga League of Cities of the Philippines, naglaan na. Initially, 10 billion ang total and rising. For Legazpi, we have a population of about 250,000. But because of our meeting with Vaccine Czar, Secretary Galvez, na huwag naman ubusin kasi nga may roll out din ang national government. Baka masayang natin yan. Like yung kaninang bata, yung Accra, almost 5 million ang darating at iba pang mga companies. No? So for Legazpi, ma'am, nag-allocate kami ng 200 million pesos. And this is initially good for 100,000 population. So meaning times 2, so 200,000 vaccine ang aming bibiliin. For nakapila kami sa Novavax. Okay. Kasi hindi na kami nakahabol sa Astra, saka Moderna and Pfizer. Mayor, directly, yes, ma'am, kayo po ang ano, nakipag-ugnayan dun sa Novavax. Yes, ma'am. Actually, may contract na kami, may authority na ako from the Sangguniang, may fund allocation na kami. We're just awaiting kung kailangan kami mag-advance, no? May authority Malacañan sa mga cities na pwede na mag-advance. Yun ang pinakamalaga, yung authorization. Yeah. So this is came from India, US. Ito yung India, US. And maganda naman ang pinapakita nito according to Secretary Galvez. Kumusta naman po yung pagtanggap ng mga kababayan ninyo sa bakuna? Alam mo, yung una, talagang mahirap, lalo na yung mga lumalabas sa mga netizens, sa mga social media, talaga nakaka-apekto. But ang mahalaga talaga dito, it's not anymore a matter of choice. It's a matter of availability. Mm-hmm. If we want really go back to normal, kung gusto talaga natin mag-open, I believe na ang kailangan talaga yung vaccine. Kaya kinukumbince namin, as a matter of fact, kung pwede na ang mayor, ako po nakaready na initially kami yung mauna kung kami papasa doon sa screening. O kaya rule na ipapalabas. Kasi kanina may mga rule kasi yung itong mga World Health Organization kung sino muna ang priority. Kung papasa ang MAIC, kasi kasabay naman kami sa vaccine plan, kasabay na ako para makita na nila. Ayun. Baka may gusto po kayong iparating sa mga kababayan natin na sumusubaybay ngayong umaga, Mayor. Yes po, ma'am. And salamat muli sa opportunity na ito. Makausap kayo at maipakita rin ang programa ng Bicol at Albay, lalo na po ang Legazpi City. So far, we are in control of the situation. Ang panawagan ko lang sa mga kababayan, always follow the minimum health standards. So yung mga parating po, kailangan ma-profile natin. Kasi nag-open na po tayo ngayon, may risk po ito dahil dati may IP tayo, kailangan may PCR or Red Cross test. Sa ngayon po, because of the resolution of the IATF, sinusuportahan po ito ng lonsod ng Legazpi to be able also to come up with our economic programs. But
nandyan pa rin po ang aming health protocols. Mm. So yun lang po, Mut. Tulungan tayo. And I would like to assure you that we are on top of the situation here. Okay. Maraming salamat sa panahon po ngayong umaga, Mayor. Salamat po. Si Mayor Noel Rosal ng Legazpi, na siya din pong anti-COVID-19 ambassador for Bicol Region, ang ating nakapanayam. Sabi niya nga sa Bicol o sa kanilang lugar diyan sa Legazpi, eh 1. Something lang yung ano no, yung kanilang na mga kaso na nadadagdag araw-araw. Pero mas maganda kung wala na talaga sanang madadagdag. Pero yun nga, kailangan pa din sumunod sa mga protocols kahit may mga pagpapatibay na po ang IATF na pwede nang tumanggap na mga bisita sa bawat lalawigan nang wala yung ilan dun sa mga requirements dati kagaya ng RT-PCR o swab test. Ang